Inaalam pa rin kung anong barko talaga ang sumalpok sa bangkang pangisda at ikinasawi ng isang mangisda sa Pangasinan. Kaugnay niyan, mga kapanayam natin, si Philippine Coast Guard spokesperson, Lieutenant Commander Armand Balilo. Magandang umaga, Lieutenant Commander Balilo. Hawi, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nanonood ng palatuntunan ninyo. Okay, ano po yung latest info ninyo tungkol dito sa barko? Na-identify na ba yung nationality nito? Well, Hawi, no, meron tayong mga information na base dun sa mga na-research natin. And they were still in the process of validating and coordinating with the sa mga headquarters ng maritime na merong database sa mga barko. We're still waiting for a request na sagutin itong Tokyo MOU, yung Port State Control, at maging doon sa Singapore recap. We are also coordinating with the Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center. Baka mabigyan tayo ng information dito sa barko na to. And hopefully ngayong maghapon, makakuha tayo ng resulta. Okay, ayon dun sa latest evidence ninyo, ang suspicion nyo pa rin ay ito ay isang aggressive act or posibleng aksidente lang? Mahirap sabihin kung ano dun sa dalawa, no, Hawi. On the other side of the story, no, kung ito ay, alam mo, kung ito ay nakita nung mga tripulante o nung kapitan, yung mga kababayan natin, naniniwala ako na tutulungan nila ito sapagkat ganito sa maritime community, sa shipping community. We have the obligation to, alam mo na, tumulong. Pagka merong person in distress o may vessel in distress, automatic yan eh. Marami na tayong insidente na ganyan na nagtutulungan kung nakita. So posibleng, posibleng hindi naman nakita ng crew nitong barkong nakabangga dahil medyo maliit lang naman tong nabangga nilang fishing boat, di ba? Maliit yung bangka at the same time, base na rin doon sa testimony ng mga kababayan natin, medyo yung visibility, medyo hindi maganda at malakas pa rin yung alon. So sa mga ganong sitwasyon, maaari din hindi sila nakita at talagang nadaanan lamang sila. Kasi naniniwala ako, Hawi, kung sakaling sila'y nakita, hindi sila sasagasaan. At kung nakita silang in distress, ay baka tinulungan pa sila. Pero kami dito sa Coast Guard, gusto pa rin namin tignan yung pinaka nangyari. No? So that's why nag-verify kami. So kung ito naman ay talagang sinadya, unfair naman doon sa mga kababayan natin at dapat na may panagutin doon sa insidente. Okay, pero linawin natin, pagkatapos naman mabangga nitong Hong Kong ship, hindi rin sila tumigil para tumulong. Hindi nga, kung nalaman nila pala ko, titigil sila eh. So posibleng nakabangga sila ng ibang ng bangka tapos hindi nila mararamdaman 'yon? Napakalaki ng hawi, napakalaki ng barko. At baka hindi nila ito na naramdaman. Mga kasing laki ito na yung super ferry, baka mga tatlong ganito eh. Wow, ganun pala kalaki ano? So itong mga mangisda, ang sinabi nila, wala silang ilaw at posibleng hindi talaga sila makikita. O wala na, Hawi, sapagkat matatanda natin base sa laysay nila. Lumubog na sila Tuesday pa lang. Monday sila ng ating gabi umalis. Tuesday sila lumubog. Dahil masama nga yung panahon. So para lang hindi madrip yung bangka nila, itinali nila ito doon sa may payaw. At the following day, doon na sila inabot ng pagkasagasa sa kanila. Pero at the same time, sabi nila, ay masama pa rin talaga yung panahon. So, sino ba dapat ang gumagawa ng request sa Hong Kong Maritime Authorities para alamin kung anong sea vessel ngayon? Ang sa amin, meron kaming request dito. May counterpart ng Hong Kong Rescue Coordinating Center. Itong sa Philippine Coast Guard. Pero hindi lamang yun ang na-request na natin, kundi pati yung Japan Port State Control at yung recap. Ito yung mga maaring pagkunan ng mga data tungkol dito sa barko. And we're in the process of doing that. At hinihintay lang namin ngayong araw na ito. Okay, itong lugar kung saan nangyari itong insidente, at talaga bang madalas to daanan ng mga ganong kalalaking barko? Oo, ito, sea lane itong, itong area na ito, yung mga barkong galing sa baba, Indonesia, Australia, pataas ng Hong Kong, ng China, ng Japan, ng South Korea, ng Korea, ay dito dumadaan, maraming dumadaan dito. At meron ba kayong ibang nababalitaan na ganitong klaseng insidente? Anong ibig mo sabihin na meron bang nakaraang aksidente diyan sa lugar na 'yan? Wala pa naman, ito pa lang na balitaan natin.
Okay, maraming salamat, Lieutenant Commander Armand Balilo ng Philippine Coast Guard.